Voice over ulit! Panibagong araw, panibagong content na naman po tayo mga best. Eto na rin sa wakas, dumating na yung pinakahihintay kong in-order ko sa Shopee. Naisipan ko na nga bumili ng bed frame dahil nahihirapan nga ako matulog sa lapag. Pero ilang buwan ko na nga rin itong pinag-isipan kasi iniisip ko baka kapusin ako sa budget. Kaya lang hindi ko na nga carry na matulog lang sa lapag. Siyempre, naglinis na nga rin muna ako sa kwarto ko bago namin ipanik ni tatay yung bed frame. Nagpatulong na nga ako kay tatay para iasog itong closet ko kasi may kabigatan nga rin ito. At siyempre, magpapatulong na rin ako kay tatay i-assemble yung bed frame dahil hindi ko naman kakayanin mag-isa to. Nilinis ko na nga muna itong mabuti dahil maraming ang naipon na kalat dun sa pinanggalingan ng closet ko. Dito ko na nga ipopwesto sa pinanggalingan ng closet yung higaan ko. Ipinanik na nga namin ni Podra Bells yung bed frame ko at eto may sumunod nga sa aming dalawang audience. Sumunod na nga sa amin yung dalawang batang makulit na to na si Nathan at si Rian dahil may balak daw silang manggulo. Charis. Inalis ko na nga yung plastic at medyo namangha nga ako dahil ang dali lang pala na itong i-assemble. Less hassle na nga siya dahil lang ilalagay na lang dito yung nasa ulunan at yung nasa paana na bakal at yung apat na paana suporta dun sa bandang gitna. At ayan na nga si Nita, nagsimula na nga manggulo sa amin. Inilagay ko na nga yung kutsyon ko para makita ko kung sukat na sukat nga ba ito sa bed frame na nabili ko. At ito naman ng dalawang bata na to, talaga makikita nyo na pil nga nila to. Hindi pa nga rin talaga ako tapos maglinis dito. Kung nakikita nyo naman, medyo magulo pa nga rin talaga yung aking kwarto. Medyo napagastos pa nga ako dito dahil kailangan nga lagyan ng plywood yung bed frame. Kaya nagpabili na nga rin ako agad-agad at mahirap na baka mamaya lumusot pa yung paa ko o yung kamay ko dito. Approve na approve nga kay Podra Bells itong bed frame ko dahil hindi nga daw ito tinipid at solid nga daw yung bakal nito. Mabuti na nga lang at walang lakat si Podra Bells kaya natulungan ako. Pero kung aalis man siya, hindi ako papayag na hindi nga ito matapos ngayon. Bumaba na nga muna ako para magmerienda kasi anong oras na rin at ako'y nagugutom na. Pinabili ko nga ito kay mama kanina nung nagpunta sila sa palengke. Ito nga yung paborito kong merienda kaya kapag ka nagpupunta sila mama sa palengke, talaga nagpapabili ko ng okoy at turon. Kain po muna ako. Tara, samahan niyo po ako magmerienda. Itinaas ko na nga muna itong plywood para lagyan nga ng karton yung apat na paa sa gitna ng bed frame. Tapos naisipan ko na nga rin lagyan ng wallpaper itong plywood para mas gumanda siyang tignan. Sakto naman nga at meron pa akong mga wallpaper na nakatabi nga dito. Kaya yan, sinukatan ko na nga muna siya at inilagay ko na nga siya isa-isa. Ay idinikit pala. Ginamitan ko na nga rin ng blower para mas kumapit nga yung dikit ng wallpaper sa plywood. Sa oras na yun ay talagang tumatagaktak yung pawis ko dahil katanghalian tapat nga itong ginagawa ko. Pagkatapos ko nga dikitan yung plywood, winalis ko nga ulit yung ilalim ng bed frame. Tada! Wow! O diba? Mas lalong gumandang tignan. Nagmukha nga siyang mas lalong elegante. So eto nga po yung binili kong bed frame sa Shopee at kung magkano na nga rin yung halaga nito. Yung presyo niya nakadepende nga po yan kung gaano kalaki yung pipiliin nyo. Ako kasi queen size yung sakin kaya tig 3,500 siya. Ang hindi ko nga lang nagustuhan dito ay yung sobrang tagal nga ng pag-deliver na tong bed frame dahil inabot nga siya ng 2 weeks. Kaya kailangan mo nga rin ng mahabang pasensya dito. Eto na! Welcome sa aking bagong higaan. Charis, talaga naman nga sobrang nasatisfied nga ako sa aking in-order at sa aking bagong higaan dahil tignan nyo naman sobrang aesthetic nga ng design. Aesthetic nga ba yun? O basta yun na yun. At yun lang, tapos na. Stay safe. Kita-kit. Up here.